32%. Yun po yung bagong revenue memorandum order ngayon na pinalabas ng BAR na yun ay naka-issue na kami sa Supreme Court at maya-maya ay in-expect na namin na magkakaroon ng decision ay may impact session sa Supreme Court. Jerry, kung anong bala? Ang penetration nyo ay siguro mga mata 840 ka. Lahat kayo. Lahat pa tayo. Rock and pine. Sorry. Doi bukas. Sir, ano yung bukas? Sa ngayon kasi may merong committee meeting yung Ways and Means at yung pag-uusapan nila yung mga tax measures or mga tax bills. So, nandito kami ngayon para i-ensure na sana yung mga pinag-uusapan nila ay hindi makakalimutan o maniglect yung mga karapatan ng mga maliliit na magagawa sa public sector man o sa private sector. Ano yung mismong parang complaint nyo? Yung pinaka-complaint, sa ngayon kasi merong tinatawag na revenue memorandum order na pinatutupad yung AR na itatax ng pagkalaki-laki ang mga benefits ng mga public workers na ito ay 32%. So yun po yung isa sa mga pinoprotesta namin. At the same time, kami din po ay nananawagan na dapat itaas na yung sahod ng mga manggagawa. Alam naman natin na grabe na yung pagtaas ng mga bilihin at hindi na nga nakakasapat yung sahod ng mga manggagawa na hindi pa umabot sa cost of living, ay itatax pa kami ng pagkabigat-bigat. So yun yung status sa benefits nyo yun? Or sa benefits. Okay. Sir, gano'ng kalaking kawalan kung itatax yung benefits? Napakalaki kasi nasa 32%. So isipin mo na lang kung meron kang benefits na 10,000, so magkano na lang ang makukuha doon? 7,000. Anong benefits to sir? Ito ay afford? Lahat. Like what? Hindi ko lang ma-specify pero Lahat. So, gano'ng kadalas po ba nakakatanggap ng benepisyo kayo po? Regular lang naman na nakakatanggap. Parehas lang naman sa mga tanong ng agencies. So, hindi naman kayo buwan-buwan? Wala naman gano'n. May sabi yung PKR, ano daw? Matagal na daw? Hindi po totoo yun. Kasi kung matagal na yun, hindi dapat matagal na rin kami inatak. Bago lang pong memorandum order na yun at ngayon na pinapatupad. Hindi po totoo na matagal yun. Sir, paano kung hindi kayo pagbigyan? Kung hindi pa kayo yung... Sa ngayon po ay meron na kaming petition. Pinipetition namin sa Supreme Court ang revenue memorandum order. At ina-expect natin na namin na mamayang hapon magkakaroon na ng decision ng mga justices at mamaya punta kami ron mamayang alas 12 at sana maasa kami na sana ay makakuha kami ng positibong response resulta sa Supreme Court. Sir, hanggang saan yung protest? Sa ngayon po ay sa Supreme Court na ang petition. So, sana makakuha kami ng DRO. Masama ka sa nag-petition? Yes. Ano po kami? Sa pamumuno po ng carriage, welcome po kaming petitioners lahat. At mamayang hapon po yung inbound session at ni-expect namin na magkaroon na ng decision to justices. Hindi pa siya sir mag-DRO, kailan po siya ma-effective yung pagtatakmin? Supposedly, mag-take effect na siya noong July 7. So nag-take effect na siya at meron ng mga government agencies na pinubugisan dahil doon sa revenue memorandum order number 23-2014. Sir, kung ba sir meron ng benefit na napakasal mo? So far, wala pa naman dahil naka-hold pa naman dahil nasa petition. Ano yung mensahe niyo? Bakit kayo naka-line up dito? Gusto lang po namin ipakita kasi ang committee hearing po ngayon ay tungkol sa tax measures. So gusto lang namin ipakita na sana huwag kalimutan ang kapakanan ng mga maliliit na manggagawa maging sa privado man o sa public sector. So sana magkapag-create sila ng mga batas na
pataasin yung sahod na sana ay umabot sa tinatawag na cost of living, yung sahod ng mga manggagawa, at the same time, bawasan yung mga buwis na lalong nagpapahirap sa mga manggagawa. Sir, dito